Marito, ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado, balita, serbisyo publiko. On the go! May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Dr. Rachel Go, Gani Oro at Senador Bongo sa On the Go! Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Araw ng Miyerkules na naman, kaya tayo na naman po ang magkakasama sa Himpapawid sa ating radio broadcast at online streaming broadcast ng palatuntunang On The Go sa himpilang ito ng DWIZ. On The Go po tayo sa mga bagong balitang bago at siyempre serbisyo publikong may malasakit sa palatuntunang On The Go alas 5:30 hanggang alas 7 ng gabi. Nagpupugay po ang inyong mga lingkod. Ito po si Gani Oro at ako naman si Chris Ryan Reyes at magandang hapon po sa inyong lahat at samahan niyo po kami mamaya ngayon sa ating isang oras at kalahating makabuluhang programa. At syempre mamaya tutukan po natin ang 10 panukalang batas na inihain ng kauupo pa lamang na senador na si Senador Bongo. Kaya tutok lamang po kayo. 10 agad ang inihain nito, ha? Padami. Sa mga unang araw, mga panukalang batas, syempre. Pag yan ay kanyang isinulong, ay pagtatanggol niya at ipaliliwanag niya yan sa plenaryo ng Senado. Mamaya ay hihimay-himay natin ang mga magagandang mga panukalang yan ng ating Senator Bongo. Samantala sa mga balitang bago naman, ako medyo malungkot po itong naganap dito sa Pasig. Sa kaarawan ni dating unang ginang at dating kongresista ng Ilocos na si dating First Lady Imelda Marcos. Mahigit 200 na, Ryan, ha? Mahigit 200 ang na hinihinala. Hinihinala pa lang naman na food poison, ano? Sa pagkain kanilang nainihain sa kanila sa pagdiriwang ng birthday ni dating unang ginang Imelda Marcos. At ito'y ginanap dyan sa Inare Center sa Oranbo, Pasig City. Antabayan ang pahunin nyo ang ating mga follow-up hinggil sa balitang yan. At siyempre, sa kabuuan po ng ating palatuntunan, tayo po ay tatalakay din sa mga naibang issue o mga iba pang mga issue ng ating lipunan. Ngayong araw na ito, kanina ay umatend ako sa isang forum na kung saan ay pinagtanggol ng mga guro, mga profesor at ng mga nagsusulong ng wikang Filipino na huwag tuluyang tanggalin sa mga asignatura sa koleyo ang pagtuturo ng wikang Filipino o ng ating sariling wika. Mamaya meron tayong panayam kay Mr. Jolad Santos, isang profesor, isang manunulat at isa po naman sa mga nagmamahal sa ating wikang Filipino. At siya po ay umaten kanina sa Broadcasters Forum dito sa Quezon City kasama na ang mga professor dyan sa Polytechnic University of the Philippines na kabilang naman sa grupong Tanggol Wika. Samantala sa mga balita naman natin, eto na nga po ang ulat nating sinusubaybayan ngayon. Mahigit 200 na ang inisyal na bilang sa mga nabiktima ng food poisoning sa Inare Center sa Pasig City. Ayon kay City Health Office, o ayon sa City Health Office, nasa 130 na ang mga biktimang naisugod sa pampublikong ospital, dagdag pa ang mga nasa mga private hospitals. Karamihan sa mga biktima ay mga senior citizens at meron ding mga bata at buntis. Inirereklamo ng mga biktima ang pagsakit ng tiyan, pagsusuka at pagkahilo matapos na makakain ng adobong manok na may itlog at patatas. Nasa lugar na ngayon ang mga hepe ng pulis, mga kinatawa ng Red Cross, mga kawani ng Pasig City Health at iba pa. Yan po yung mga kuha kong pictures at video kani-kanina lamang na tayo po ay magawi sa lugar na yan dyan sa Inares Sports Center. Kasama na po dyan yung kuhang larawan ng ating news director na napakasipag na si Edwin Eusebio. Tingnan mo naman, hindi lang newscaster at news director natin yan. Reporter at photographer pa. Yan ang talaga namang dugong media man. Yan.
At tinukoy na ang mga ng naturang event ay para sa pagdiriwa nga ng karawan ni dating First Lady Imelda Marcos. Sa kaugnay na balita, iniimbestigahan na ng Pasig City Rescue at City Health Office ang kaso ng mahigit 200 mga biktima ng hinihinalang food poisoning sa isang event dito sa Inares Stadium sa Pasig City. Kabilang sa tinitingnan ay ang kinain ng mga biktima tulad ng adobong manok sa gata, kanin at tubig na kanilang iniinom. Samantala ay si dating First Lady Imelda Marcos na nagdiwang ng kanyang karawan at ang kanyang pamilya dumalo rin po sa event. Pero mabuti na lang hindi yata sila nakakain nung maaring hinihinalang pagkain na may food na maaring panis ito o food poison. Nasa maayos naman daw silang kalagayan. Nangako naman ang pamilya na alamin kung sino ang catering service na nagpakain sa mga biktimang nagsuka at nahilo matapos makakain ng adobong manok. Kaugnay niyan, Ryan, may mga paalala ang city, ang ating Department of Health. Meron silang mga reminders tuwi-tuwi na ano ang mga pagkain na madaling mapanis na dapat nating tingnan, no? Maganda kung tayo'y uma-attend ng mga handaan, ng mga event na ganyan. Lalo kung napansin natin na yung maramihan yung taong kakain. Ang preparasyon kasi niyan, mahaba eh, di ba? Baka kung pakakainin sila ng alas 9 na umaga, baka madaling araw pa lang, nagluluto na. Alam mo, Sir Ganya, medyo magbigay ako ng konting haka-haka dyan. Bilang kami naman, yan din ang aming business, isa sa business. Catering? Yes, catering services. Oh, yan. Kung ang kinain lang ay adobo, yung sinabi nga ang mga sangkap ay gata at saka patatas, usually kasi ang patatas, pag tayo nakikater, nilalagyan natin sa isang lugar. Baka sakaling yung patatas sa pinaglagyan lugar ay meron siyang, like example, gaas, kunwari, na ilagay doon, sisipsipan ng patatas yun. And then yung patatas, iluluto mo. So, ganun, baka ganun yung nangyari. Maaring na contaminate. Yes, so food contamination. Yes, or maaaring doon sa may gata na ginamit na napakadaling masira. Pero alam mo ang adobo, kaya nga pag meron kaming mga out of town, mga outing, adobo ang pinapaluto ko kasi ang adobo hindi madaling mapanis. Dahil sa suka. Dahil nilulutong mabuti at saka minsan umabot pa nga ng 3 days yung adobo, palamigin mo lang, initin mo uli eh. Pero kung yan ay may gata. Gata at patatas yan. Usually, dyan ang gagaling talaga. O ito, ang sabi ng Department of Health sa ating research na sinagawa. Ang mga pagkaing madaling mapanis ay, number one, kanin, pansit, pasta. Kasi isa yung pasta, may mga ano yan eh, yung sauce, di ba? Yes. May halong gatas. Ayan. Yan. O kaya mantikilya, may mantikilya, yan. O kaya yung mga pagkaing may sarsa. At may keso. Yan. May keso, isa na yan. Tapos yung pagkain daw na talagang mainit, sabi niya, keep warm kung siya ay nilutong mainit. Di ba? Kaya may tinatawag na smorgasbord, di ba? Ayan, kayo, nagkikatering kayo. Maganda kung always may nagpapainit sa kanya. Ngayon, keep cold naman kung ito ay talaga kinakailangang nasa malamig na lugar. Kung talagang malamig siya, ay talagang manatili siyang malamig. May yelo kaya, may ice o kaya naka-freezer. Katulad ng salad, usually mabilis din mapanis yan. So, paalala ho natin sa mga kababayan natin, kung ito nga ay food poisoning, pero doon sa sinabing sinadya o sinabotahe, nasa pangalawahin na yon. Pero sa dami ng nakakain, ha? Napakadami. Ang dami ng nakakain. Yan ang dapat tingnan talaga ng catering, no? Yung catering service na ito. Anyway, hayaan muna natin gumulong yung investigasyon sa mga balitang yan na mga pangyayari. At sinisikap din nating makapanayam. Okay? Sige, pinapatawagan natin ang hepe ng Pasig PNP, no? Baka meron na silang dagdag na impormasyon na maibabahagi sa atin. Samantala, alas 5:44 na po ng hapon. Kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin sa programang On The Go sa himpilang ito ng DWIZ. Ito po ang inyong mga lingkod, Gani Oro at Chris Ryan Reyes. Wala ho muna si Doc Rachel Go ngayon. Tumutupad pa ng kanyang tungkulin sa mga programang pangmalasakit ni Senator Bongo.
Alright, dito muna tayo sa ulat ng ating Metro Patrol. May hatid na balita si Tata Ray mula naman sa ating correspondent mula naman sa Bulacan. Tata Ray. Rizal. Rizal pala, Rizal. Sorry. Janeiro. Na, alam mo, ikaw ay mas nakatatanda sa akin. Pero mas maganda, mas matindi ang alaala mo. Kaysa sa hindi gaya ng iyong yabang lingkod, yung malilimuti na. No. Kumbaga sa pelikula, ang gaganda ng istorya, nasa kontrabida. Ayan. Tata Ray, ang ating correspondent sa lalawigan ng Rizal, anong ibabalita mo sa amin? Well, maraming salamat at magandang hapon sa iyo, Boss Gani at kay Chris Ryan Reyes. Magandang hapon po sa indalo dyan. Anyway, sabi nga natin, yung salitang pag-iingat, babala. Lalo na panulang sa mga kalakaan na nanirahan at di lang nanirahan dito sa mismong lalawigan sa kanina, Boss Gani, hindi ko natatulong kanina, Boss Gani. Tayo, ayang pag ganyang may wala tayong time na speaking, na kausap, tayo ay naglalagi speaking sa mga motel. Dito ko, nakakuha tayo, yes! Motel? Ang tambayan, bagong tambayan mo ngayon, motel? Yes, matagal na yan. At pinagmamasdan ko, nagtatong-tanong ako, ang mga babaeng tirata. Alam mo na yun. Pirata na, para magandang pakinggan. Ang mga babaeng pirata sa makita naglipa na yan sa Pangunan ng Lansangan, nasa loob na yan. Ayon sa source na binigay sa Metro Patrol, hindi na mahirapan ang isang kalalakihan na ikaw nga maghanap ng makakasama sa buhay. Mm-hmm. Yung panandali ang go! Sabi natin na Boss Gani, sapagkat tagingit lahat ng kalalakihan kung na ang mga pamilya. Pag tayo may pamilya, dapat isa lamang ang ating kaluban. Kumbaga sa itak, tayo makaligtas, makalibre tayo sa anumang uring karamdaman, patkol na nahahaman natin sa mga kababaihan. So ilang ating paalala at abala sa kalalakihan, di lamang dito sa yung mga pupunta rito, sapagkat ang kahintarisal, yung kamabagitin, ang mga pangalan motel dito sa Junction, this is the first of the province of Busan, kung na bahala magtama, Boss Gani, ano, ay dito maraming mga kakilala at kaibigan tayo. So, atin ako si Tasun, mula dito sa lalagay na Rizal, sa Bustato Rey, Argo Sabella, nagulat sa may pinantong dalakas dito sa WIG. Maraming salamat, Tata Ray Abelia. Yan, yung report ng talaga namang Batikang Metro Patrol. Talaga namang sa tagal niya sa serbisyo. Kaya tinawag ho naming Tata Ray Abelia. Ang inyo pong napakinggan. Alas 5:48 na po ng hapon sa buong kapuluan. At mamaya-maya, kakaugnay muli tayo sa PAGASA. Magiging maulan pa ba? At ang ating mga araw na susunod, medyo ngayong araw na ito, nagpakita ang init, ang araw, ha, Ray? Ryan? Maganda ang weather natin for today. Sa umaga, mainit na naman ang panahon. Medyo hapon lang konti, umambon-ambon ng konti. Pero tingnan natin yung mga dams natin, yung Angat Dam natin lalo na. Ito ba nadagdagan na tubig? Sumapat na ba ang tubig natin ngayon? Pero kagabi hanggang ngayon may daily routine pa rin ang pagkawala ng supply ng tubig ang Maynila at ang Manila Water. Kami nawawala ng alas 4 ng hapon. Kami rin hapon. At bumabalik ng madaling araw na. Kailangan talaga mag-ipon-ipon pa ng tubig sa kasalukuyan. Okay, 10 minutong nalalabi bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Tunguhin na natin, balikan natin si Chris Ryan Reyes sa mga balitang on the go ni Senator Bongo. Bilang parte ng kanyang legislative agenda na makatutulong sa administrasyon ng Pangulong Duterte, ay personal na nag-file ng kanyang unang 10 legislative measures sa Philippine Senate si Senator Bongo upang makamit ng mga kababayan natin ang tunay na pagbabago sa bansa. Inuna ni Senator Bongo ang kapakanan ng mga Pilipinong pinakanangailangan ng atensyon mula sa gobyerno. Para ito sa mga may sakit,
mga ordinaryong manggagawa, mga biktima ng kalamidad at mga kabataan na pag-asa ng bayan. Ito ang serbisyong ipinangako ni Senator Bongo, serbisyo at malasakit na ramdam kaysa ang dako ng bansa. Ang unang panukalang batas ay na ipinasa ni Senator Bongo ay ang pag-i-establish ng mga malasakit centers sa iba't ibang probinsya sa bansa at mga health centers sa mga mahihirap na lugar upang mas mapag-ibayo ang magagandang serbisyo para sa mga Pilipino na nais nga mapakinabangan ng mabilis at kalidad na serbisyo na affordable at accessible para sa lahat. Ang Malasakit Center ay ang programang tuloy-tuloy na binuo ng administrasyon upang maging mas mabilis at madali para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong medikal at pinansyal mula sa gobyerno. Magkakasama sa isang kwarto ang mga ahensya ng gobyerno na makakatulong sa mga mamayang Pilipino gaya ng PhilHealth, PAGCOR, DOH, DSWD at PCSO. Sinabi ni Senator Bongo na kapag naisabatas ang pagtataguyod ng malasakit centers, mas maraming pasyenteng matutulungan lalo na yung mga nasa probinsya at malalayong lugar. Opo, libreng gamot at magpapagamot po ito. Pera ito ng bayan na ibinabalik lamang sa inyo sa pamamagitan ng libre at maayos na serbisyong medikal. Narito pa ang ilang panukalang batas na kanyang ipinasa. Pagbuo ng Department of OFWs o Overseas Filipino Workers na kung saan ay magsisilbing one-stop shop para sa mga kababayan nating OFWs na nangailangan ng tulong at legal assistance. Sumunod ay ang pagbuo ng Department of Disaster Resilience na kung saan ay magpo-focus sila sa mga sumusunod: disaster risk reduction, disaster preparedness and response at recovery, and building forward better. Sa pagpapatayo ng departamentong ito ay magiging mas mabilis ang pagtugon ng pamahalaan. Mas mabilis ang mas maibsan ang masamang epekto ng kalamidad para mas mabilis makabango ng ating mga kababayan na biktima ng mga sakuna. At ilan pa sa kanyang ipinasang bill o panukala ay ang kanyang version ng Fire Protection Modernization Bill, National Housing Development Production and Financing Bill, New Version of the Salary Standardization, calling for the postponement of the barangay and sanggunian kabataan elections, reimposition of death penalty na atin pong bubusisiin at papaliwanag pa at himay-himayin sa mga darating pang mga araw. Alright, maraming salamat Chris Ryan Reyes. So yung huli mong binanggit, yun ang sigurado maraming magkaka-interest dyan, no? Reimposition of death penalty, kasi umiral na yan, pinairal na yan sa ating bansa. Pero yan ay sinuspindi, no? So ngayon, gusto ni Senator Bongo, batay sa kanyang bagong isinulong na batas, ay ibalik ang parusang ditay sa mga karumal-dumal na krimen. Oh, no? Kasama ang drugs yata dyan, drugs sa binabanggit niya. So yan po ang ating update sa sampu kagad ang mga panukalang batas na sinulong ng ating napakasipag na Senador Christopher Bongo. Okay, so maganda rin ang mga nangyayari ngayon sapagkat inaabangan natin yung mga bago, no? Yung mga bago, mga new blood sa politika. Sa Maynila din, sinusubaybayan natin itong si kasalukuyang o si bagong mayor Isko Moreno. Isko Moreno. Ang kanyang bagong, ang kanyang kauna-unahang executive order na ipinalabas, open governance. Yung pagiging transparent. Makapagiging transparent ng mga proyekto ng kanyang City Hall ng lungsod dyan sa Maynila. Bueno, may ulat tayong tatanggapin mula Senado. Si Celie Bueno may magre-report sa atin. DWIZ Patrol! DWIZ Patrol, Celie Bueno, Patrol 19. Come in, Celie. Para ma-resolve na daw itong umiinit na issue sa House Speakership, sinabi ni PDP Laban President Senator Cojo Pimentel na bukas na sila sa idea ng term sharing. Gayunman, sinabi ni Pimentel na dapat maunang maupo ang kanilang nominee na si Congressman Lord Alan Velasco.
Ipilalo pa't mas marami naman daw kongresista ang sumusuporta sa kanilang nominee na si Congressman Velasco. Kanina nagpulong ang PDP laban para sa pag-usapan niya itong umiinit na usapin sa House Speakership kung saan nadagdag pa sa listahan si Congressman Paolo Duterte. Makaraang pahayag ito ng pagiging bukas na tumakbo sa pagka-House Speaker at inindoso naman ng hugpong itong si Davao Congressman Isidro Ungab. Ito sa Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Nagulat sa hindi lang may todong nakas sa DWIZ. Maraming salamat, Celie Ortega Bueno. Yan, yun po naman ang ilang balita natin dyan sa Senado. Kasi si Senator Coco Pimentel ay namumuno sa PDP laban. At syempre, speakership ang pinag-uusapan dito. Kaya concern po si Senator Coco Pimentel. At abangan na lang natin, no? Mukhang kailan ba? July 22 ang SONA at sigurado ito, malapit-lapit na yan. Maybe next week malalaman na po natin kung sino ba talaga ang mailuluklok bilang House Speaker natin dyan sa Kamara o sa Lower House. Ayan, batiin muna natin, Ryan, ang mga taga-subaybay ng ating programa ngayon. Tama, at si Mercy B. Buhayin, good afternoon, at si from Hong Kong, pakibati si Jesus Reyes at Priscilla Reyes sa Canada, at si Nora Tagalogon Simene. Good afternoon, mga sir, watching from Dubai, at si Rina Mape. Bilis ng panahon natin, ano? July 3 na pala ngayon, ano? Yes. Hindi ko namamalayan ang mga araw, ang bilis ng panahon, at patuloy na umuusad ang ating kalendaryo, ang mga dahon ng kalendaryo ay bumibilis ng bumibilis sa paglilipat ng mga araw, at maya-maya isang tangkay na naman o isang dahon na naman ang malalagas sa buwan ng Hulyo sa taong ito. Tapos na tayo sa kalahatian ng taon, no? So July 3, 2019, yung leptospirosis daw, dengue at iba pang mga sakit kapag panahon ng tag-ulan ay lumalaganap na naman. At ito'y dapat ding paghandaan ng ating mga kababayan. At saka yung food poisoning, ano? Kung yan ay may attribute din natin sa ating panahon. Na napakainit, tapos biglang lalamig, tapos iinit. So, yan ay mga maaring pagsimula ng bakterya o yung salmonella na pinagmumulan na kung saan ay mapupunta doon sa pagkain. At gaya ng binanggit mo nga, kailangan ingat tayo sa food preparation. Yo, number one. O ikaw, kayo na experience yung magkaroon ng catering, paano ba hinahandle yung mga pagkain? Lalo kung yan ay itatransport, di ba? Minsan luto na bago ibiyahe doon, bago dalhin doon sa event. Minsan naman, doon na siguro iniinit. Doon niluluto na yung iba, yung matigay namang inihaw. Pero yung mga kailangan, hindi ka naman makakapagluto pag nandoon na sa lugar eh. Maliban na lang siguro yung lechong baka, nililechong talaga. Tsaka yun lang talagang ingat-ingat din, lalo sa kutsilyo. Kasi usually, kutsilyo lalapag lang, matadaanan ng daga. Okay, matadapuan ng bangaw o langaw. So another bacteria na naman yung mga. At saka dapat aamuyin nung... Aamuin nila, di ba, sa pag-amoy mo lang, pag alam mo, medyo maasim na. Tama. Di ba? Ang alam ko, kung maasim na masarap, yung talagang, ano, si, inasiman, o kaya, yung pagkain ng mga, si Hano, yung buro. Buro, yan. Buro, talagang pinapanis nila yon. Iba naman yon, no? Sarap naman yun. Tamang-tama, parang kahapon, kumain kami na, dyan sa food court lang, dyan sa tabi-tabi. Pagkagat namin ng maasim, talagang sinabi ko dun sa maasim na. Pinalitan naman nila. Dahil dun sa nyug. Iyon, pag may nyug ang kinakain mo, o baring mapanis siguro. Pag nakulob. Pag nakulob, ganun din, diba? Pag yung pansit, pag ang pansit pala niluto, nakulob yan at hindi mo pinasingaw at matagal mo pa bago iserve, posibleng mapanis yan. So the best thing is bago ihain, amuyin muna at pagkatapos,
pagka ikaw naman ang kumakain noon, konting tikim lang, amuin mo rin, di ba? Lalo sa mga marami ang handaan. Huwag subo na subo. Ano rin, amuy-amuy din. Amuyin din yung pagkain, mahirap na sa panahon ngayon. Bueno, kami po ay magbabalik ni Ryan. Makalipas lamang po ang ilang sandali, ang oras natin sa buong kapuluan, alas 6 na po ng gabi. DWIZ. Nagbabalik ang On The Go! Balik po tayo sa ating palatuntun ng On The Go dito sa DWIZ. Ito pa rin po ang inyong mga lingkod, Gani Oro at Chris Ryan Reyes. At patuloy po tayo naghahatid ng mga balita at impormasyong makabuluhan at agad-agad na pagbibigay po naman ng mga impormasyon at balita on the go. Ika nga, talaga namang walang patumangga, walang stop, laging ogo tayo sa mga balita. Sa araw nito, July 3, araw ng Miyerkules, magandang gabi na po sa inyong lahat. 8 minuto na nakalilipas sa alas 6 ng gabi. Siyempre, sa kalam po ng ating mga katropa at mga kasangga dito sa loob ng studio, ang ating Technical Director, Engineer Fred Belamala, at ang mga news writers nating sina Rian Briones at Ashley Jose, at ang ating social media producer ngayon, si Crystal May Dayang, at ang ating communication assistant, si Frederick Santos. Kami po ay maglilingkod sa inyo hanggang alas 7 ng gabi. Sa pangalawang bahagi ng ating palatuntunan kanina, Ryan, ay tayo'y umattend sa isang pagpupulong, pulong balitaan. At ang tawag dito ay Broadcasters Media Forum. Every Wednesday po yun ginagawa dito sa Rolando's Farm Restaurant sa Project 6 Quezon City. At panauhin doon yung mga profesor ng PUP, Polytechnic University of the Philippines, na ang grupo nila ay pinangalanan nilang Tanggulwika. At kasama rin po si Ginoong Jolad Santos. Si Jolad Santos, kilala po itong isang mamamahayag, isang profesor, isang manunulat na kung saan ay ating ma-interview maya-maya lamang. Pero antabayanan po niyo yan, ano ba ang kanilang masasabi tungkol dito sa bagong desisyon po, ano, ng Korte Suprema na ipinauubaya sa mga eskwelahan, sa mga universidad, sa mga kolehiyo, ang kung sila ay magtuturo pa ng wikang Filipino sa asignatura nila o hindi na. Mamaya, babalikan po natin yan. Samantala, meron muna tayong report mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol mula naman sa lalawigan ng Bulacan. Magre-report si Kuya Louie Angeles. Kuya Louie. Yes, Kuya Gani at Ryan, dito naman sa Bulacan. Ay sa Bukawi, Bulacan, ito yung ika-anim na gabi at ang paglalayag ng pagoda ng krus ng Wawa dito sa Bukawi kahapon. Gininita ang 26 na anibersaryo ng pagoda tragedy at ito'y pinangunahan ng banalamisa, pagbabasba sa ilog at gininita yung 238 na mga nasawi dito sa Bukawi, Bulacan. At kasamang Kuyang Gani, alam mo, natutuwa nga itong si Mayor Johnny Villanueva sa buong suporta ng lahat ng mga taga-Bukawi dito sa naturang kapistahan ng Krus ng Wawa. Bagamat pangatlo siya sa pamunuan ng kapistahan at kaalinsabay nito, full support din ang Sibak Party List at maging si Senator Joel Villanueva. Ang mga programa ay ito'y pagbabalik sigla ng tourism sa naturang bayan matapos nga ang trahedya, 26 na taon ang nakalipas. Pero kasamang Kuyang Gani, dito naman yung usapin tungkol pa rin sa basura ay talagang pinaubaya na ng pamahalaang panlalawigan sa DILG kung ano ang kanilang magiging desisyon para maisakatuparan na pagsasayos ng lansangan dyan sa bahagi ng Paradise Tree
sa San Jose del Monte at nakapagtapo na at masolve na yung krisis ng basura dito sa lalawigan ng Bulacan. Umaasa si Governor Daniel Fernando na agad ito ay magsusolusyonan sa lalong madaling panahon. Salamat sa sitwasyon. Buri at dito sa lalawigan ng Bulacan Metro Patrol. Nuway Anlis ng Gula sa yung Pilong. May todong lakas, TWIC. TWIC! Maraming salamat, Louie Angeles, ang ating Metro Patrol mula po naman sa lalawigan ng Bulacan. Nagatid sa oras natin, 13 minuto na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Balikan natin si Ryan sa karagdagan pang mga balitang on the go, balitang may malasakit. Okay, at bago natin pagpatuloy ang ating balita, kay Senator Bongo, nais ko munang batiin ang aking ina ng happy birthday, happy 65th birthday bukas. Wow, your mother, ha? Yes, at saan ba siya ngayon? Saan lugar? Nasa Ubando, Bulacan. Ubando, Bulacan. Si Nanay? Ningning Reyes. Nanay Ningning Reyes. 65, yes. Senior na pala siya. At saka yung kanyang double cards na millennials din, millennials na seniors, mm-hmm, na si Dolores San Diego, 75 naman. Taga Umando rin? Yes. O, 75 years old. Mm-hmm. Nakakatuwa yung mga kamarkada yan, mga sariwa pa. Yung mga nakatatanda natin, baka nagsusumba pa yan. Okay, at ituloy natin ang ating balita. Sa mga balita kay Senator Bongo. Nagpasalamat din si Senator Bongo sa Jesus Miracle Crusade sa kanilang ginawang pagsuporta noong nakaraang halala noong June 30 sa Quirino Grandstand, Luneta Park, Manila. Ay binihagi rin ni Senator Bongo ang kanyang paniniwala na ang serbisyo sa tao ay serbisyo rin sa Diyos. Kaya't nais niya raw magserbisyo sa taong bayan. Kaya't sinabi rin ng senador na kaya siya nag-decide tumakbo sa Senado ay upang maglingkod sa bayan. Kagaya ng paglilingkod niya sa Pangulo Rodrigo Duterte na inabot ng halos 21 taon. Nais niya agad simula ng kanyang personal na adhikain na makatulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga biktima ng sunog, kaya't mas lalo niya pa daw pag-iibayuhin ngayon na siya ay senador na. At ito pa ang sinabi ni Senator Bongo. Noon, ngayon at saan man po ako ipadpad ng aking tadhana, ay papasukin ko kahit saan mang eskinita para marinig ang mga hinaing ng mga kapatid natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng tulong. At kanya rin nga ipinagpapatuloy ang pag-ikot sa iba't ibang parte ng ating bansa upang mapakinggan ang mga hinaing ng mga mahihirap nating kababayan. At dagdag pa ni Senator Bongo na minsan lang tayo daraan sa landas na ito. Anuman ang magandang pwede nating gawin sa ating kapwa ay gawin na natin dahil malamang sa hindi na tayo muling makadaraan sa landas na ito. Balik sa iyo, Sir Gani. Maganda yun, ha? Pakiulit mo yung sinabi niya. Anuman ang ating... Anuman ang... Saan ba yun? Anuman ang magandang pwede nating gawin sa ating kapwa ay gawin na natin dahil sa malamang hindi na tayo muling daraan sa landas na ito. Yun. Matalinghaga masyado. Kung may pagkakataon din lang na baka gagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, gawin mo na ngayon. Ayun. Sapagkat baka yung oras na yun ay yun ang panahon na kailangan nila. Ang iyong tulong o yung iyong kawanggawa na para sa kanila. Kasi minsan hindi sa laki o sa liit ng pondo ang pagkakawanggawa. Kahit sa tingin mo maliit na bagay lang ito, pero sa tao na ginawan mo ng kabutihan para sa kanya, napakahalaga noon, lalo kapag siya ay nasa kagipitan talaga. Di ba? Minsan tayo pag may pera tayo, pag walang wala ka na, yung 100 pesos o yung 50 pesos napaka-importante, di ba? Kaya kung sa tingin natin yung mga 1,000 sa mga mayayaman, mga yayamanin ika nga, para sa kanila ay ordinaryong pera lang yon. Pero sa mga hikahos talaga, yung mga dahop nating kababayan, 1,000 pesos para sa kanila, kayamanang maituturing na yan. Tama nga naman, na kung may magagawa ka ngayon pa, ay gawin mo na ang kabutihan kung ikaw ay nasa kalagayan na makapagbigay ng tulong o makapagbigay ng ika nga ay kabutihan para sa iyong kapwa. Napakagandang mga pananalita. Sobrang ganda. Bueno, dito naman tayo sa issue po naman na sa susunod po na mga pagkakataon ay marami ang nagsasabi na huwag nang ituro o hindi na raw ituturo ang wikang Filipino
sa kolehiyo. Ito, sarili mo lang opinion. Kasi maraming iba na nagsasabi, dapat English na lang pag-aralan natin, total Filipino naman tayo. Mm-hmm. Eh, ba't pa natin ituturo yung sarili nating wika? Mm-hmm. Pero nagre-react naman yung grupo ng mga kwanyan, yung mga nagsusulong na wikang Filipino o ng Tagalog, na wag alisin yan kahit sa kolehiyo. Mm-hmm. Kasi tinuturo naman daw yan sa elementary, tinuturo mm-hmm. sa high school, senior high school, sa college, ay hindi na raw dapat na isama mm-hmm. sa asignatura. Anong komento mo dyan, ako, Ryan? Sa ano ko, sarili ko lang opinion to. Kumbaga para sa akin, kailangan pa rin ituro. Kasi mm-hmm. number one, sasakay ako ng jeep, ano sabihin ko, para? Pero, ayan, umandar na naman yung lawak ng kaisipan ko. At, sige. Pupunta na naman ako sa tindahan para bumili ng 1 kilong bigas, ang ano sabihin ko, can I buy 1 kilo of rice? So masyadong social. Para naman sa akin eh, ano, okay pa rin siguro na pareho lang. Parang sa math, alam mo Sir Gani, pag kami magkakabarkada, nagkukwentuhan sa ganyang bagay, mm-hmm. parang math, sabi ko, pupunta ako ng fast food chain, kailangan ko bang sabihin na order ako ng isang Jolly, kung anong paman yung brand na yun, ng isang burger na isang yan. Isang chicken. Pero ang sasabihin sa'yo ng kahera ay, sagutin mo muna, 1 to the horsepower of 2 of negative. So, pwede pa ba ng mga ganong bagay? Tayong mga Pilipino, napakahilig nating mag-isip ng bagay na ikahihirap pa natin. Mm-mm. Kung tutuusin, pinanganak tayong Pinoy, mm-mm. Tagalog ang ating mother tongue. Mm-hmm. O yan, mother language natin ay Tagalog. Huwag nating masyadong pahirapan pa. Yung English naman, second lang yan. Dahil kailangan natin yan. Number one, syempre, once na ikaw ay nasa abroad, kailangan mo talaga mag-English. Pero, kalokohan, nakalimutan natin yung Tagalog. Yan ang ating pinagmulan, mahalin natin. Ika nga ni Jose Rizal, ang taong hindi magmahal sa sariling wika ay mas malansa pa sa tilapyang bilasa. Okay. Ikaw kasi, Bulakenyo ka, di ba? Yes. Ito ay pananaw ng isang Tagalog. Mm-hmm. Eh ako naman, Bisaya ako. Ayun. Ilonggo ako sa Akonda, pero di rin nagdako sa Manila. Nako? Pero still, Ilonggo pa rin ako. Ito naman ang sarili kong pananaw dyan. Kailangan talagang ituro, sapagkat alam mo ba, hanggang ngayon maraming mga nasa kolehiyo na ang hindi makapagsalita ng tamang pagbigkas ng Tagalog o Filipino. Totoo po. Ito halimbawa na lang, ito nabanggit ko rin sa forum kanina, yung palasak na gamitin ng mga TV host pa, no, ng mga nasa media pa, sa isang prime o sa isang major network. Sabihin ba naman mayroon ka ba bang mga katanungan? Diba? Mm-hmm. Alam mo na, madalas sa katanungan. Mm-hmm. Sabi ko, mali yung salitang katanungan. Tanong, o kaya meron kang katanungan. Kasi mm-hmm. pag sinabi mo meron kang katanungan, it refers to a person. Mm-hmm. Ikaw, katanungan ka pag madalas tayong nagtatanong sa isa-isa. Mm-hmm. Parang kagaya ng kakwentuhan. Ah, tama. Yun ang Tagalog ng katanungan. Pero pag sinabi mong question, tumutukoy sa isang question, meron ka ba bang question? Mm-hmm. Dapat hindi katanungan. Mm-hmm. Dapat meron ka ba bang tanong? O kaya meron ka bang katanungan, di ba? Mm-hmm. Pag sinabi mong katanungan, tao yun. Mm-hmm. Kagaya ng kaibigan, kakwentuhan, kasama, kahuntahan. Mm-hmm. Yun. So sabi ko, madalas na nadidinig ko ito sa isang TV host, na gano'n ang binabanggit niya. Anyway, hindi naman siya Tagalog, hindi naman siya... Pero, minsan, kailangan i-correct. Kailangan siguro, wag nating tigilan ang pagtuturo ng tamang pagbigkas, tamang pagbaybay, tamang spelling ng ating wika. At kahit nasabihin mo sigurong tinuro minsan ng ating... mother tongue, no? Mm-hmm. Sa mother tongue. Kasi yung sinatawag nilang mother tongue, ituturo yan doon sa mga nasa basic education, elementarya pa. Tinuturo sa probinsya yan, di ba? Mm-hmm. E paano ngayon kung yun ang naituro sa'yo at hindi naituro sa'yo ang Filipino? Mm-hmm. Kung halimbawa kung Ilocano, di ba? Yes, pagdating naman sa kolehiyo at hindi ka naturuan ng tamang Filipino, di mali na pagsasalita mo ng Tagalog o ng Filipino. Mm-hmm. Actually, kaya pala Filipino as in F yun. Kasi F. Tinanong ko kanina sa mga guro mm-hmm. na si Cristo Rey Albason, mm-hmm. PUP professor. Sabi ko, bakit Filipino? Dapat Pilipino, di ba? Mm-hmm. Dahil Tagalog tayo. Ang paliwanag nila dyan, kaya
Filipino sapagkat talaga namang nahaluan na tayo ng wikang pambansa. Sa iba-ibang bansa at mga iba-ibang dialekto. Hindi lang Tagalog. Kaya ang Filipino, hindi lang talaga Tagalog. Di ba? Talaga may F tayo, kagaya ng Ifugao. Sabi niya, may Ifugao. Alin sabi mong Ipugao, di ba? Meron talagang Ifugao, di ba? Na F natin ginagamit. So daw, ang talagang tawag sa ating wika ay Filipino. Ayan. Okay, play mo na nga yung ating mga picture na nakuha kanina doon sa ating forum, sa Broadcasters Forum dyan sa Rolando's Farm sa Project 6 Quezon City. Ito yung mga naging huntahan namin kanina. Sila yung grupo kanina doon. Ito si Retired Justice Angeles, Adoracion Angeles. Sabi ni Retired Justice Adoracion Angeles, hindi dapat tanggalin sa pagtuturo sa asignatura sa kolehiyo ang pagtuturo ng wikang Filipino. Ayan. At yung sa dulong kanan, yan si Kadjolad Santos. Si Kadjolad Santos, isang magaling na manunulat, isang profesor sa kolehiyo, sa universidad, at isang mediaman, isang writer na kung saan ay meron siyang sinulat na libro, Vencerem, na ang kahulugan pala niyan ay We Shall Not Prevail. Ayan. Tagalog, ha? Vinceremo, wikang Kastila. Ibig sabihin niyan ay, tayo ay magtatagumpay sa dakong huli. Diba? Pero alam mo si Rizal, ilang wika ang kanyang natutunan? Marami. Teka. More or less, nasa 18. Ay, ako. 18 wika. Parang nabasa ko dito. Kung di ako nagkakamali, i-correct niyo po kung nagkamali ako. Pero 18 wika ang natutunan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ito, English-Filipino lang, hindi mo pa matutunan. Kaya dapat magaling ka sa English, at magaling ka rin sa Filipino. Dapat kung magaling ka sa Filipino, pag-aral ka rin ng English. Kaya hindi natin pwedeng itsapuera yung bawat isa. Lalo diba? sa Bulacan. Meron kaming parang tinatawag na balagtasan. Yung talaga gagamitin mo lahat ang pinakamalalim na Tagalog language na pwede mong magawa. Actually, parang part na rin yun ng curriculum. Parang high school or college, hindi ko lang matandaan. Pero diyan mas lalo mo nga maintindihan na bakit dapat nating pagyamanin ang salita ng wikang Tagalog. Talagang dapat talagang huwag nating aalisin yan. Napakahalaga yan dahil tayo ay Pilipinong Pilipino. Kasi ang Tagalog o Filipino ay naintindihan din ng halos nakararami. Yan talaga, kumbaga yan ang common grounds . Di ba? Yung mga Ilocano kasi, pag ang Ilocano ay magsasalita ng Ilocano lang at kausap niya ang Bicolano, hindi sila magkakaintindihan. Pero kung pareho silang magkaroon magsalita ng Tagalog o ng Filipino, magkakaintindihan sila. Waray at ang isang Kapampangan ay mahirap talaga magkaintindihan nyo pag nagsalita sila ng kani-kanilang mga dialekto o wika. Pero pag ang isang Waray at isang Kapampangan nagsalita ng Tagalog, merong common grounds na magkakaintindihan sila. Ano pa pala isa, Sir Gani, nung nagpunta ako sa may Malaysia at saka Singapore, yung pinakahuling travel ko, nagulat ako, Sir Gani. Purong-purong Tagalog, pero sila ay Singaporean. At saka yung isang Malay. Purong Tagalog ang kailang ginagamit. Sabi ko, paano kayo natuto niyan? Nanonood lang daw siya ng mga palabas ng Pilipino. Mga telenovela? Ganun sila kagaling. Ibig sabihin, yung ibang bansa, mga taga-ibang lahi, masyado nilang mahal yung dialect ng Tagalog or Pilipino. Nai-impluensyahan din natin, ha? Oo, tapos tayo, tatanggalin natin para namang it's napaka-unfair para sa ating mga kababayan. Well, iba-ibang opinion at pananaw ng ating sigurong mga kaibigan, kagaya ng mga nasa Visayan region, no? Yung mga Cebuano, matagal na nilang isinusulong yan. Ang Cebuano, o wika nila doon sa Central Visayas, ay siyang maging pambansang wika.
at hindi Tagalog, mas marami daw nagsasalita ng Cebuano. Mm-hmm. Eh doon pa lang sa lugar na yun, may mga tututul na kaagad. Mm-hmm. E paano naman yung mga Ilonggo? Sabi mm-hmm. ng mga Ilonggo, ay, hindi kami kaintindi sa Cebuano, hindi kami kahambal. Hindi daw sila makapagsalita, hindi nila masyadong naintindihan. Mm-hmm. Waray, Cebuano, meron pang Kinaraya, mm-hmm. ayan. Sa Luzon lang, napakarami rin. May Ilocano, may Pangasinense, may Kabampangan, mm-hmm. may Bicolano. Mayroon pang wika doon sa Itbayat, doon sa Pinakanorte. Mm-hmm. May sarili rin silang wika, di ba? Kaya salita. Walang pinagkaiba yan dito sa mga kamag-anak namin na Panggalatok. Mm-hmm. Na pinsan namin tuwing bakasyon nagbabakasyon ang wika sa Pangasinan. Pag nagbabakasyon sila sa bahay namin, mm-hmm. talaga napansin ko para silang mga ibon ay kakaiba. Mm-hmm. Bari-bari-bari, sulpok alaabok, mga taga Pangasinan. Alam niyo yan. So sabi ko, marunong kayo magtagalog? Sabi hindi eh, pure ano lang sabi ng kanilang tatay. So sabi ko, mas maganda turuan niyo rin ang wikang Tagalog. Ay, hindi talaga marunong magtagalog. Hindi marunong magtagalog. Pero magaling mag-English yung mga yan. Hindi rin. Ay, hindi rin. Hindi rin. Aba, mahirap na eh. Sabi ko, mahirap. So, kailangan din eh, ibukas natin sa kanilang kaisipan yung salitang Tagalog. Then, pangalawa na yung English. Baka marunong naman, hindi lang siguro nila pinapractice. Sir, ganit, kasi kung nag-aral ka sa mga probinsya na yan, mayroong tinuturo dyan sa elementary, sa high school, ang wikang Pero Filipino. Pero sila, siguro mga ito, baka mga elementary, pure. Aha. Pure talaga. Ayan yung natawag na mother tongue language ang natututunan pa nila. At itinuturo rin sa ano yan, sa mga, sa basic education, no? sa elementary, o sa grade school rather, tinuturo yan, yung wika nila doon sa lugar nila. Magbe-break lang ho tayo sandali at mamaya paparinig namin sa inyo at ipapanood namin sa inyo ang aking panayam kay Ka Jolad Santos, no? Isang magaling na writer, professor at ito po ang isa sa mga nagsusulong na huwag tanggalin sa asignatura sa kolehiyo ang pagtuturo ng wikang Filipino. Alas 6:30 na po ng gabi, magbabalik ang On The Go makalipas ang ilan pang paalala. On The Go sa DWIC. DWIC. At ngayon, nagbabalik ang On The Go. At tuloy-tuloy po tayo sa ating On The Go. 35 minuto na po ang nakalilipas sa alas 6 ng gabi. Kumusta po ang mga kababayan nating sumusubaybay ngayon na nata-traffic ngayong araw ng Wednesday, ikatatlo sa buwan ng Hulyo. Traffic ba? Ay, siyempre, nasa weekdays tayo ngayon, kalagitnaan ng Linggo. Hindi na po mawawala yan. Yung mga naglalakbay pa uwi ng kanilang mga tahanan ngayon, na kaninang alas 5, umalis sa kanilang mga opisina, ngayon ay nandyan pa rin sa kanilang mga sasakyan, naka-tune in sa atin sa radio, sa 882 sa inyong mga radio. At siyempre, hindi po natin siyempre kalilimutan yung mga nanonood sa atin ngayon via social media online streaming natin. Padami ng padami, Ryan, ha? Mm-hmm. Sobrang dami ng ating mga suki. Salamat po sa inyo. Mm-hmm. At kung dati ay radio lamang po tayo napapakinggan, ngayon siyempre isinasabay na ho natin ang pagbo-broadcast ng himpilang ito sa magitan ng pag-online streaming sa website din natin, www.dwiz882am.com. Facebook Live, sa YouTube, sa Twitter, at siyempre sa ating social media accounts. Ayan. At nagpapasalamat tayo na yung mga Pilipino, no? Abroad, kahit sa ang panig ng mundo, nanonood sa atin. Meron bang makatune in ngayon sa atin? So, yung ating mga suki, lalo na dito kay Divina Ito. Ito, napaka-suki talaga na ito. Maraming salamat po sa iyo dahil siya ay isang Bulakenya. Mm-hmm. At ang sabi niya dito ay sa amin po, sa Panginay Balagtas, Bulacan. Mm-hmm. Taon-taon po ay may balagtasan sa paaralan ni Francisco Balagtas. Actually, nanonood ako yan dati. Maganda yan, balagtasan. Puro malalalim na Tagalog, palitan talaga kayo. At ito naman si Chris Ryan Reyes, isang simpatiko, isang guwapo, isang matinong tao. Ayun. Iboto niyo ako. Iyan ang malagtasan. Opo. At saka meron pa si Gory Gory Black Gorgorot.
Yan, huh? Kung tama yun ha. Dito mga boss sa New Zealand, may mga marunong magtagalog na taga Cook Island at mga Tangan. Cook Island, no? Masarap siguro magluto ito. At si Nanonood lang ng mga teleserye natin yan, mga Pilipinong palabas na Tagalog. Tama sila, mahal na mahal yung ating sariling wika. At sabi naman ni Severino Samonte, noong buhay pa si Kablas F. Ople ng Hagunoy, Bulacan, narinig ko siyang nagsabi na isa sa kanyang mga talumpati na Pilipino o Pilipino man ay kailangan ding mag-aral ng Tagalog o Pilipino. Sinabi niya ito noong siya ay labor secretary o ministers. Kung buhay pa siya ngayon ay siya, hindi siya papayag na tanghalin ang Pilipino Filipino o Pilipino sa school curriculum. Hindi siya papayag na tanggalin. At saka siyempre diyan si Mark Jan Birol at saka si Julie Gatos. Alam mo si Kabiring, no, si Birino Samonte, si Kabiring, diyan ako humahanga, magaling siya magsalita ng Filipino, Tagalog. Mm-hmm. Magaling ding magsulat 'yan sa wikang Ingles. Ay ganun. Media man dati ng Philippine News Agency. Talaga. Editor ng PNA, Philippine News Agency. Ngayon eh, retired na si Kabiring. Pero alam mo naman sa pagsusulat, pagiging media man, walang retirado. Hindi tayo nag-retire dyan. Kabiring, maraming salamat ha. At saludo po ako sa inyong salamat po. At least si Kabiring, kahit siya ay kumbaga nasa katandaang gulang na. Opo. At retirado na nga eh. Mm-mm. Pero magaling din siya gumamit ng social media. Ayun, yun ang maganda. Yan, oo. Millennials pa rin siya. Kaya nga ang social media, di ba yung nakaraang binanggit natin, kung dati-dati ang tao ay nagbabasa ng dyaryo, nakikinig ng radyo, nanonood ng telebisyon. Eh, sa social media, pinagsama-sama na lahat yan. Opo. Nanonood, nakikinig, nagbabasa. Kaya ngayon, yung ating radyo, napakinggan kita sa radyo. Napanood na kita sa radyo. Pwede na ho ngayon yan. Meron na tayong social media platform ngayon na kusari, mapapanood din po tayo at mababasa din. Ayan, pinabasa niyo yung On The Go. Ayan, On The Go. Tapos nakalagay dyan, Gani Oro, Chris Ryan Reyes at Senator Bongo. Tapos sa baba, meron para sa karagdagang impormasyon. Binabasa din natin ngayon ang radyo. Diba? Nababasa na ngayon. Okay, narito na po ang aking panayam kay Kajolad Santos, isang manunulat, isang professor, tungkol dito sa issue ng pagtatanggal sa asignaturang Filipino sa kolehiyo. Ay, hindi umabol? Oh, so okay. Bukas na lang po. hindi pala na ihabol. Anyway, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. At pinag-uusapan nga natin itong napakaraming mga issue ho na dapat nating tingnan at isulong para sa ating lipunan. At yung binabanggit natin kanina, yung open governance, maganda itong unang executive order ni Manila Mayor Francisco Dumagoso, also known as Isko Moreno. Ngayon, ang gusto niya, magkaroon ng social media page o account ang bawat departamento. Di ba? Tama yun. Para yung impormasyon ay mabilis. No? At kung talagang may transparency ang mga nasa pamahalaan, lalong-lalo na ito mga nasa lokal na pamahalaan, eh kahit papano, hindi man 100% ay mawala yung corruption, at kahit papano mami-minimize yan. O baga, mababawasan ang corruption kung talagang transparent yung mga transaction ninyo dyan, no? Yung mga pagpopondo, magkano bang ipinondo natin sa kalsadang ito, sa posting ito, yung pagbili, pati yung mga bidding na yan, dapat may transparency. At ang pinakamaganda, pag meron kayong social media page ang departamento ng mga ahensya ng gobyerno, lalo pati na ho yung LGU, no? Yung Manila City Hall, merong feedback. Merong reaksyon. Merong reaksyon na kukuha ka agad mula sa taong bayan. Di ba nakakapag-react? At pwede kapag yung reaksyon na yon ay nakita mo, pwedeng iangkop doon ang iyong pagpapabuti ng serbisyo. Di ba? Kasi, let's say, meron kayong ginagawang proyekto, tapos puro negative ang reaksyon ng taong bayan. Aba, hindi pwedeng, hindi ka magsabi, ayaw mo, naninira lang yan. Di ba?
Meron kasi mga paninira naman talaga para hindi umangat ang isinusulong nating pagbabago sa gobyerno. Mm-hmm. Pero pag karamihan ng tao ay valid yung kanilang reason kung bakit sila nagre-react o bakit sila may disgusto doon sa ginagawa mo bilang opisyal ng gobyerno, mm-hmm, o bilang naatasang manungkulan niya sa pamahalaan, aba, ibang klase na yon. Okay. Kaya dapat maging sensitive din sila. Tama, okay. Alam mo, Sir Gani, meron akong isa sa talagang saludong-saludo ako sa ganyan. Na ganyan na ginawa nila na meron silang sariling page, mm-hmm, sa FB, yung Valenzuela. Mm-hmm. Kasi, Sir Gani, yung isang bahay ko ay nasa Valenzuela. So, ano ako eh, kalahating Ubandeño, kalahating Valenzuela, ano ako talaga. Meron silang ganyan at araw-araw ay pinopost nila yung mga taong tapon ng tapon ng basura. Ina-update nila, ha? Maganda yon kasi talagang pinapatawag nila yung mga taong nagtatapon ng basura. Oo. Ang maganda sa kanila ay may mga CCTV yung mga kanto-kanto na talagang... Ang ibig sabihin, ibinubunyag nila kahit yung kauhalangian ng kanilang malamang residente. Maganda, sobrang ganda. Pinopost nila doon sa page na yon. Mm-hmm. Nakikita ko, natatawag ng pansin ngayon. Natatawag talaga. Sobrang ganda na. Ano. Saludo ako dyan sa Valenzuela sa ginawa nila na yan. Regardless kung mag-negative din kasi may mga taong nagtatapon pa rin ng basura. Okay, pero lang, ang purpose nila is para itawag ang atensyon. At itama yung kanilang mga mali. Na kung totoo si naman sa Valenzuela, ay halos sa tuwing ikalawang araw yata ay naghahakot ng basura. Pero meron pa rin na walang ginawa kundi talaga. Siguro yung iba taga nang bubwisit na lang. Tapon ang tapon ng mga basura sa mga kanto-kanto talaga. Mm. So ginagawa talaga, pinopost nila yan sa kanilang FB page. Alright. Iyon ang sinasabi natin. Maganda rin yung nakakapag-react kagad yung mga tao. Mm-hmm. Merong interaction, no? Kaya siguro yung iba talagang takot na magtapon sa ganun. Makikita mo yung mga comment ng iba. Yan, kasi ang kapal lang mukha, may CCTV na. So magandang strategy yan ng bayan ng Valenzuela. Okay, so mamaya siguro hanggang kinabukasan, magandang malaman din natin kung ano ang kinalabasan ng investigasyon ng ating Pasig Police dito sa nangyaring maaring food poisoning, no? Na naganap nga kaninang umaga dyan. Ina-update lang ho namin kayo na meron pong mga 200 katao ang isinugod sa iba't ibang ospital, no? At ito po ay sa kinain nila. Ayan, nandiyan tayo kanina sa may gawin ng Pasig, no? At si Mr. Brian Ong, yung spokesman, tingnan natin kung makukuha natin yung audio nito natin itong in-interview kanina ng mga media na si Brian Ong. Tingnan mo nga yung i-play mo nga yung video na lumapit ako doon sa mga in-interview ng media at sinasabi nila kung ilang mga katao ang isinugod sa iba't ibang mga pagamutan na maaring naapektuhan itong food poisoning, kung ito man ay food poisoning na matatawag, no? Eto, sabi nila, sino mga sisihin ito? Baka ito sisihin yung mga naghanda, no? Alam mo, kung ikaw ang may kaarawan at mangyari sa ito, hindi, ito pinakaayaw mong mangyari. Iyon. Diba? Sa pamilya ng mga Marcos. Mm-hmm. Sa panig naman ng nag-iisip kung ito'y sabotahe, kailangan may malalim na investigasyon na gawin dyan ng ating pulis para mapanagot ang dapat managot. Mm-hmm. Pero sa sarili kong opinyon, baka ito ay talagang kapabayaan din. Kapabayaan na lang. Tingnan nga natin tong video. Okay, sige, play na natin. Ito yung pinakabukan ay yung lobby, no, ng Inares Sports Complex. Kanina daming mga ambulansya diyan, no, ang daming ambulansya na sumugod pa kasi maya-maya tinitingnan pa nila yung mga lumalabas na talagang nahihilo, nagsusuka. Pero yung iba, mga nadala na sa iba't ibang pagamutan, nadala na sa ospital. At nakita natin yung presensya din doon ng Pasig PNP, Philippine National Police Pasig. At sila ay nagsasagawa na rin ng kanilang sariling investigasyon. Itong si Mr. Brian Ong, spokesman para sa grupo, ayan, na in-interview ng mga media. Tingnan natin kung makukuha natin yung audio.
Bueno, hindi masyadong audible yung audio. Pinaliliwanag niya rito kung ang Department of Health ay gumagawa na ng investigasyon, ang City Health ng Pasig ay nag-iimbestiga na. Yeah. Ako namin nakakausap personally, siyempre. Pero, let's wait for them na lang po for the may information kung lumabas. Sa part ba na mabiktim na nila? Right now, hindi ko din masasagot yun. Hindi IT yung pinag-uusapan kasi nakiniter po natin lahat. Not only the VIP and lahat po sila. Okay. So, walang specific na VIP lang or ano. So, patay-patay po lang. Alright. Yes, atre. Sir, ano pong pangalan nila? Sir, Brian Wong from ano po, acting DRMO sir, ng Pasig. Sir, sinong in-charge dun sa pagsusuri ng mga pagkain? Yung health po natin. City Health Office. Yun po. Yung sanitary inspector po yun. Sa City Health Office. Sa City Health Office. Tama, Tereng. Iyan ang antabayan natin. Ano ang findings sa mga doktor na mga manggagamot? Hil po sa naganap na yan, no? Medyo talagang nakakalungkot yung balitang yan, ano? Sa ganitong pagkakataon, meron bang dapat na managot? Meron dapat sisihin? At ang pinaka-importante rito ay sa susunod, mag-ingat, sa ganun hindi na maulit, at huwag naman sanang maging grabe yung kalagayan ng mga dinala sa mga ospital, no? Mm-hmm. At sana ay yung mabilis na pag-responde ng mga otoridad, yung medics, no, at yung mga ambulansya, kung nadala ka agad sa mga ospital, eh, sana eh, na gamot, o kaya naman na solusyonan ka agad yun, nabigyan ng lunas para hindi lubusang lumala. Okay. Kung yun ay ordinaryong food poisoning lamang, no? Kasi kung mga panis na pagkain, ang problema lang dyan, yung mapabayaan na ma-dehydrate. Mm-hmm. Kasi pag LBM, no? Mm-hmm. Yung talagang nagsusuka ng husto at nakapag-release ng maraming fluid sa katawan, baka ma-dehydrate. Dehydration. At saka yung komplikasyon, mm-hmm, yun ang kinatatakutan natin. Pero, gaya ng binagit mo kanina, kung merong na-contaminate talaga na pagkain, na baka nahaluan ng talagang hindi magandang kemikal, no? Mm-hmm. Lason, mm-hmm, ay yun ang mas matindi. Mm-hmm. So far, wala namang reported na naging sobrang grabe. Opo. Na dinala sa paggamutan. Maliban, sila ay dinala at binigyan ng mga paunang lunas. Mm-hmm. Ay, nako naman. Oras natin, meron po tayong 9 na minuto na lamang bago sumapit ang ating alas 7 ng gabi. Mm-hmm. Ang bilis talaga ng oras natin, oh. Mm-hmm. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng mga pangyayari sa ating paligid sa araw-araw ba naman na ating sinusuong itong ating pakikipagbaka sa hamon ng panahon. Alright, may mga ilan pa tayong mga taga-subaybay na nais nating i-acknowledge. Meron si Flory Tuazo ng Sweden. Kumusta po kayo mula sa Stockholm, Sweden, Flory Tuazo. Tsaka si Willie Wer. At tsaka si, yun. Konbanwa, late na ako nakapag-online ng ating suki. Diyan sa Japan, hello po kay Sir Gerald JB. At tsaka, yan para si Dr. Rachel Go. Sabi niya, nasa 342 na ang report na mga taong dinala sa ospital. Wow! Napakalaki. 342 na sa latest, no? At medyo talagang, kasi ang daming mga, ano yun eh, mga supporter talaga ni dating unang ginang Imelda Marcos yung nagpuntahan po dyan eh. Mga loyalist yan, mga Marcos loyalist. Kanina nga nakita ko, pulang-pula. Nakapula sila, siyempre pagmamahal nila sa unang ginang, dating unang ginang, dahil sa kaarawan nga nito. Yan, okay. So, oy, maganda itong kwan, ha? Itong panukala ni bagong DICT Secretary, dating Senador Gregorio Hunasan. Free wifi sa lahat ng mga SUCs, no?
Siguro hindi lang sa mga school, universities and colleges, kundi dagdagan pa natin yung mga lugar na libre na ang wifi natin, no? At sana yung mabilis na wifi. Ayun, eh, baka naman mabagal pa sa pagong, eh wag na lang. Salamat na lang. May problema tayo dyan, kasi kung maganda nga yung kuan, kung maganda nga yung, nako, kung maganda nga, may wifi nga, pero... Now you see, now you don't. Yung pawala-wala. At saka mabagal. Especially okay. Sa mga terminal, mas magandang may mga wifi na. Tiwala daw ang Department of Information and Communication Technology o DICT sa mga hakbang ng sektor nito sa planong tumugon sa isyu ng matinding traffic sa Metro Manila at sa malalaking syudad sa bansa. Sa pagbubukas ng pre-State of the Nation Address o SONA Forum nitong Lunes, sinabi ni former Acting Secretary Eliseo Rayon na Rio Jr. na may plano na ring inilatag ang kagawaran para ma-decongest ang syudad at pangunahing kalsada. Ayan. Ang plano naman ni bagong DICT Secretary Gregorio Hunasan, unahin daw ang free wifi sa mga school, universities and colleges. Ayan. At yun daw ay nakasaad sa Republic Act 10929. Sabi naman ito ni Senator Sunny Angara. Ayan. Maganda. Natamang gamitin na natin yung ating mga makabagong teknolohiya para makatulong sa ating mga mamamayan. Ayan. Ayan. May relasyon 'yan o may kaugnayan din 'yan doon sa mga tanggapan ng ating lokal na pamahalaan na dapat mayroon na silang mga Facebook accounts, no, ang mga departamento. Pero paano ka naman makakapag-react kung wala kang internet? Ayun. At bumibili ka pa ng internet. Yan. Pero balikan ko lang yung ating tinalakay nung nakaraan na mas marami na rong mga kababayan natin ang umaasa sa social media sa pagkuha ng balita. Sa halip na talagang manood at makinig sa at magbasa sa kumbaga mainstream media. Nakagaya natin. Paano kasi gaya ng sinabi mo nga, yun ang available, no? May access lahat sila doon sa internet. At mabilis yung palitan ng reaction. Katulad nilang itong si Lloyd Plum. Ano yung 342 raw? Yung po sir, yung mga na-food poison. Dinala sa ospital. Baka yung mga hindi mga nakaabot kanina. Yun po yung tinatanong niya, yun po yung kasagutan kay Lloyd Plum. It's nalalaman natin kaagad. Hindi kagaya na nakikinig ka lang sa radyo, kailangan mo ba tumawag sa telepono dati, ha? O mag-text, no? Ito, mabilis yung reaction ng mga kababayan natin. Kung nagbabasa ka ng dyaryo, gusto mong mag-react sa dyaryo, padadala mo pa at malalathala kinabukasan. Pero lahat naman ang alos ng mga dyaryo ngayon, meron ng social media accounts . O, tsaka meron silang mga text hotline. Website. May mga text hotline. May website. At tsaka naka-post na yan sa Facebook. Ayun. O, na-update na sa Facebook. O, punta ko kayo sa DWIC para hindi ho kayo mabiktima ng fake news o ng mga maling balita na pinapakalat ng kung sino-sinong walang magawa, kundi manggulo lang at gumawa ng mga kabulastugan o mga pagpapakalat ng maling balita. Ang sinasuggest na ho namin sa inyo, pumunta kayo sa website ng DWIC. O kaya, kung kayo may Facebook, i-type nyo lang po DWIC882 kilohertz AM. Tapos lalabas na po dyan yung mga news, kung ano nangyari, anong latest. Tapos lalabas din po dyan yung aming online live streaming. Yung mga anchors, yung mga broadcaster na nagsasalita rito sa radyo, mapapakinggan nyo po yung ating live streaming. Bukod pa doon sa mga balitang pinopost ng ating mga news writers na sina Rian Briones, sina Ashley Jose, yung mga producers natin dito sa ating social media at ang ating mga writers. Nakapost na po yan sa Facebook account ng DWIC. At kung kayo po ay bibili ng dyaryo at magbabasa ng dyaryo, pwede namang basahin online yan. Pwede namang available naman sa 7-Eleven, Lawson's convenience store at sa mga inyong mga magazine stand, Filipino Mirror na po. Ayan. Ang inyong tangkilikin. Bilhin at basahin. Yan.
may headline dito sa harap, pag binaligtad mo, another headline na naman. Dalawa ang front page. Walang tapon. Dalawa po ang front page niyan. At nagsusulat po ako rito o nagkocolumn po ako dito sa Filipino Mirror tuwing araw ng Lunes. So every Monday, mababasa niyo po ang aking column na Oro Mismo dito sa Filipino Mirror. Oh! Bilis talaga ng oras. Sobra. Hindi natin namamalayan eh. Tayo pala eh magwawakas na naman sa ating pang-Miyerkules na edisyon ng ating On The Go dito sa DWIZ. Paalam na ho kami. Okay, at hanggang sa Biyernes po ulit at muli nyo pa kami subaybayan at subaybayan rin po natin ang ating Senator Bongo sa kanyang mga magagandang mga hangarin para sa ating mga kababayan. At sa pangalan po din ang ating kasamang si Doc Go, si Dr. Richel Go. At sa ngalan po ng ating technical people, ating production, sa pangalan ni Engineer Fred Belamala, mga news writers natin, sina Rian Briones at Ashley Jose, ang ating social media writer, producer si Crystal May Dayang, at ang ating communication assistant, Frederick Santos. Sa ngalan po ng buong pwersa ng DWIZ, ito po naman ang inyong lingkod, Gani Oro. Kami ho'y babalik sa Biyernes sapagkat ang programa natin ay MWF. Sa Friday po, July 5, muli niyong mapapakinggan ang palatuntunang On The Go. Sa pangalan po ni Senator Bongo, ito po si Gani Oro. Magandang gabi po sa inyong lahat. On The Go sa DWIC.